nabuksan na at naunawaan po nila kung ano po ang nakasulat sa Biblia. So, ito po, no? Babasagin na po natin sila, no? Isa-isa po, babasagin na po natin sila. Disclaimer sa mga ibang religion dyan, kung magagalit kayo sa akin dahil sa reaction video na to. Gawin ko lang mga idol yung reaction video, yung isang napanood kong video na masyadong nagmamagaling na pastor. Ewan ko kung anong religion niya, hindi naman niya nasabi sa video. Ang yung mga rebulto ay sinira niya, pinukpok niya ng martilyo. Wala siya, hindi niya ginalang yung ating mga Panginoon. Masyado siya nagmamagaling. Kung mga larawan dito, mga rebulto dito, ay wala po silang kapangyarihan o kakayanan para po magligtas ng tao, no? Kasi meron pong nakasulat sa Biblia na sinasabi, meron daw po silang mga mata, pero hindi nakakakita, merong tenga, pero hindi nakakarinig, may ilong, hindi nakakaamoy, may mga paa, pero hindi naihahakbang. So ang sabi, itong mga ganito raw po, ayon sa Biblia, ay walang magagawang mabuti, at wala rin pong magagawang masama para po sa atin. Ulitin ko lang po, yung kasama ko, yung kaibigan ko, siya po mismo yung nagsabi, na sa surrender niya na po ito, sila po yung nagpusa para po basagin at i-dispose na rin po. Kasi po, sila po ay nabuksan na at naunawaan po nila kung ano po ang nakasulat sa Biblia. So, yun lamang po at tingnan nyo po, ito po, no? Babasagin na po natin sila, no? Isa-isa po, babasagin na po natin sila. Yan po, no? Hindi po namin inaapakan yung religion po ninyo, yung inaaniba ninyo. Yan po. Matibay yung pagkagawa. Papaliwanag ko sa iyo, brother. Yung rebulto ay hindi naman namin sinasamba. Yan ay imahe upang alalahanin o gunitain yung mga ginawa ng ating Panginoon. Hindi yan sinasamba. Ang sinasamba pa rin namin ay ang Panginoon na sa itaas. Ngayon, kayo, ang sinasabi nyo, Biblia dapat ang sambahin. Tapos, ang sabi nyo pa, ang mga rebulto ay gawa ng tao. Oo, tama ka doon, gawa ng tao. Minado kami dyan, gawa ng tao yan. Pero itatanong ko sa'yo, brother, yung bang Biblia nyo, sino ang gumawa? Di ba tao rin? Nagtrabaho ko dati sa printing press. Kami ang nagprint ng Biblia. Brad, alalahanin mo, tao pa. One time, may nagtanong sa akin. Ewan ko kung anong, hindi ko nasasabihin kung anong religion yun. Tanong niya sa akin, ha. Ikaw ba, brother? Sigurado ko bang mapupunta ka sa langit? Yan. Kasi daw, sa religion nila,
sila ang mapupunta sa langit. Binalik ko sa kanya yung tanong niya, ikaw ba Brad, sigurado kung makakapunta ka sa langit? Sagot niya, hindi rin niya alam. Tanong ko pa sa kanya, may nakarating na ba sa inyo sa langit? Na bumalik at sinabi na ang religion niyo lang ang makakapunta sa langit. Hindi siya nakasagot. So, huwag kayong magbibigay ng mga ganong salita na hindi kayo sigurado. Wala kayong pruweba. Wala kayong patunay. Respect the religion ng iba. Kasi kami, nire-respeto namin kung anong religion na gusto nyo. Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Yung respeto kasi dapat sa bawat isa ang ibinibigay natin. Hindi kami nagbibigay ng reaksyon kung ano yung mga itinuturo nyo. Ang sa amin lang, yung rebulto ay isang imahe lang para gunitain. Kung ano yung nangyari sa ating Panginoon, hindi namin yan sinasamba. Magang-maga, nakakagigil yung nakita ko sa Facebook agad. Yan agad ang bumuwad sa akin. Siguro gusto lang sumikat ni Pastor, mag-viral. Kasi siyempre, maraming magre-react na Pilipino, katolikong Pilipino sa ginawa niya. Kaya siguro ganyan, nagpapasikat. Brad, o Pastor, kung gusto mo sumikat, mangaral ka ng totoo, gumawa ka ng mabuti, tumulong ka sa mga tao, hindi yung ganyan. Ayos ka rin, no? So, hanggang dito na lang, mga brother. Masyado lang nakakagigil yung ginawa niya.